Gandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Basahin po natin to. Kailan nabuksan ang mga pag-iisip ng mga apostol ni Jesus para maunawa nila ang mga hula sa lumang tipan? Nung mabuhay muli si Jesus, pagkatapos ng 3 araw ay nagpakita siya sa mga alagad niya at nakikain pa siya sa mga ito bago siya umakyat sa langit. Ay binuksan niya ang mga pag-iisip ng kaniyang mga alagad para maunawa nila ang mga hula sa lumang tipan na ginanap ni Jesus na siyang isinulat nila sa bagong tipan. Basahin po natin itong Gawa 1:1-3. Ang unang kasaysayan na ginawa ko o Teopilo ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus hanggang sa araw na tanggapin siya sa kahitaasan. Pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Nasa kanila namay, napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Pagkatapos na siya makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Luke 24:39-51. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tignan sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. At pagkasabi niya nito, ay ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang mga paa. At samantalang hindi pa sila nagsisisampalataya dahil sa galak at nagsisipanggilalas, ay sinabi niya sa kanila, mayroon baga kayo ritong anumang makakain? At binigyan nila siya ng isang putol na isang isdang inihaw. At kanyang inabot iyon at kumain sa harap nila. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit, na magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapagunawa nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat, na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa 3rd araw at ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito at narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, datapot magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa itaas. At kanyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Betania. At itinaas niya ang kaniyang mga kamay at sila'y binasbasan. At nangyari na samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila at dinala siya sa itaas sa langit. John 12:14-16. At si Jesus pagkasumpong sa isang batang asno ay sumakay doon, gaya ng nasusulat, huwag kang matakot, anak na babae ng Sion. Narito, ang iyong hari ay pumaparito na nakasakay sa isang anak ng asno. Ang mga bagay na ito ay hindi napagunawa ng kaniyang mga alagad sa pasimula. Ngunit nang si Jesus ay maluwalhati na, ay sa kanila naalala na ang mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa kanya, at kanilang ginawa ang mga bagay na ito sa kanya. Yun lamang po, sana po may natutuwan tayo.